So, bibigyan ko rin sa Father Jessie, ang ating Vice Director para sa module 2 na para sa certification of the Elders. Salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Bilang maami po ng aking recollection para sa buwan na ito, kung yung maalala yung aking paayos para po sa taon na ito ng Year of Mercy, Year of the Holy Eucharist, and Year of the Family, the Filipino Family, the Missionary the Filipino Family, and the Missionary of the Holy Eucharist, Missionary of the Holy Eucharist. So, ito ay review lamang ay ginawa ng CPCP na yung lahat ng ito ay magiging bahagi ng tema na ano yung pinaka-tema? Better Needs. No? So, ito yung pinaka-tema. Para dito sa ating darating na September 15 sa ating Laisinsan Celebration of the Catechetical Day, yung dito po yung tema on bended knees. On bended knees. Hindi lang on bended knees, kundi on bended knees. Ibig sabihin, nakatiklop na tuhod. On bended knees, nakaluhod talaga ng mga iuhulod. So, bahagi po nito, kung yung maalala yung ating introduction, review lang, ay pinamangin natin yung sulat na ang kagalang-galang na Archbishops of the Delegates, the President of the Catholic Bishops Conference of the Philippines. No? So, pinamangin natin, video, bigyan natin ang pag-iwala yung kanyang pastoral letter. And then last month, yung topic namin yung last month na rin. Anong topic namin last month? Sino na maalala? On mercy, let us be. Pakiuli nga po. On mercy, let us be. Okay. So, huwag namin kalim yung on mercy, let us be. Ngayon naman, pagsamba, kinakailangan din natin tumuhon. Kaya dito, binigyan natin ang hindi na paghihilay, pasimula ko na awit, yun po yung piso ng IDC 2016, 57, no? Na 51st IDC na tema ay that Jesus in you, our hope and glory. That Jesus in you, our hope and glory. So, yun po yung tema ng International Eucharistic Congress na ginawa sa simulo ng halimbawas na Genoa. So, in adoration, let us do. Kaya ang aming video ngayon ang pansin ay walang iba, kundi ang Holy Eucharist. Dito po, si Bahagyo, ang maliwala po sa atin na Holy Eucharist, may dalawang pangalabaw, pero kung bibigyan mo natin ang pansin dito, hindi sa atin in adoration. Alam natin, ang Eucharist ay may dalawang bigaya na ibigay sa atin. It is a meal and a sacrifice. Pagkain at sakripisyo.
So kaya po, bahagi na ating hamon ang pamaraw natin kalimutan yung dalawang bagay nito, ang meal and ang sacrifice. So, dito, we will speak of adoration. Why? Because of the sacrifice. More on the sacrifice. Pero bahagi pa rin po yung meal. Kasi ibinibigyan ni Jesus yung kanyang sarili na para maging plus ang sa pagkakuha. Utusin po yung meal is the continuation of the sacrifice. Pero when we speak of the sacrifice, it is already been given for the salvation of all men. So, from Matthew 26, huwag yung malimutan Matthew 26 verses 26 to 28, ito po yung last supper. Ang huling hapunan. While they were eating, Jesus took a loaf of bread and after blessing it, he broke it, gave it to his disciples and said, "Hey, eat, this is my body." Then he took the cup and after giving thanks, he gave it to them saying, "Drink from it, all of you, for this is my blood, for this is my, the blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." Dalawang sakramento ang ibinibigay ang ikinatag sa huling hapunan. Ano ang dalawang sakramento nito? Holy Eucharist and Holy Order. Holy Order. Huwag mo kalimutan, no? During malasaka, dalawang sakramento. Ang banal na misa at ang pagpapari. So, bahagi ng pagninilay natin na ito yung ibinibigay niya sa atin ang kanyang katawan at dugo. Kaya para ipigil ng pagpapatuloy, sino yung pagpapatuloy? Hindi mong pari. Kaya ginagal niya yung sakramento ng pagpapari. Unis in remembrance of me. Pero ito, paliwanag na rin for the forgiveness of sins. The greatest sacrifice of all. Sabagay sa pamamagitan na pagliligtas ng Diyos, tayo ay na tubos sa kasalanan. Bakit ba kailangan na ang Diyos ang magliligtas sa atin? Bakit kinakailangan na ang Diyos ang tubo sa atin? Bakit? Bakit? Ha? Yan? Yeah. Siya may iba. Pero bakit nakailan siya tumumbo sa atin? Bakit nakailan siya tumumbo sa atin? Siya ay puso may iba. Pero ang Diyos ang mga may iba. Pero bakit nakailan siya tumumbo sa atin? Bakit? Bakit? maging bahagi na magbabayad ng pag-uutang sa kanya rin kapag ay
Pwede namin pag-usapan yan kasi tao yan eh, no? Pwede tayo magkasundugan, no? Pero dahil dito, ang pinagkasalanan natin ay Diyos. Kaya, ang pwede namang magbayad ng utang namin sa Diyos ay walang iba kundi ang Diyos. At yun ay binayaran ng ating Panginoong Jesus. So, okay. Come, save us. Ito naman po, yung sa daan patungong Emmaus. Alam natin yung itas tayo po kayo, pero yung panayang ngayon sa atin ay come, save us. At makita po natin ito, hindi nangyari pagkatapos po ng muling pagkabuhay. So, para rin yung daan po Emmaus. Ito po yung kwento, kasi yung yan yung nabili sa he was ahead as if they were going on. But they urged him strongly saying, stay with us, because it is almost evening and the day is now nearly over. So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him. So they recognized through the breaking of bread. And he ran his shoulders aside. He said to his father, were not our hearts burning within us while he was talking to us on the road? And while he was opening the scriptures to us? Kaya po yung dalawang elemento na pala ng pagdilimaw ng misa ay rin, yung dalawang pinakawag ng table. Table of the word and the table of the Holy Eucharist. At ano lang sabi na po? Come, stay with us. Ito o yung paris, patuloy na nakatili sa atin ang Diyos. At ano yung parang pananatili? Dahil hindi lang makita natin yung kagandahan ng kanyang pagkakas, pero yung presensya na ibinibigay niya sa atin dito sa banal na yung paris. Nandito sa Diyos mo? Katawan ang dugo. Katawan ang dugo. Sabi ngayon ang tatanong, Father, ba't hindi na kailangan magsimba sa pagpunta sa simbahan para magdasal? Kasi bakit God is anywhere? Kahit naman sa atin, pwede. Kasi bakit God is anywhere? Sabi ng pari, sabi niya, Father, Father is everywhere. Andiyan niya sa A. Water from A. May bahagi ng water dyan. Sa halaman, may water. Water could also be anywhere. Merong moisture of water. Anywhere. Pero kapag iinom ka, saan ka pupunta? Sa fountain. So, ganun din. Ito yung pinaka-fountain namin. Nag-i-breathing naman yan. Kasi lahat naman, nakita mismo namin dito, sa banal na Himalisala, yung pananatili ng Diyos sa piling natin. Sa banal na yung Himalisala. So kaya, yung ating malaking hamon sa banal ng pagdiriw ng Himalisala ay ang pananatili ng Diyos sa piling natin. So, bahagi nito, sabi nga po natin, no? Alam, at dito nakita po namin the family table. Yung family table. Kasi sa dinamis mo ng ating Panginoon Jesus Cristo, na yung kanyang presensya ay through the Holy Eucharist. Even the Old Testament. No? Kasi yung Old Testament, kung yung maalala, yung the Holy Eucharist ay nanggaling sa lumang tipa na ang kanilang celebration ay anong nagdiriwang nila? Sa Passover meal. No? Meal din, kainan din. No? Passover meal. Pero kung may papatan sa panapanang pagdiriwang ng Eucharist, we have to remember the family table. So,
Anong naging po natin sa pananitipon? Ay, Filipinos are team-oriented. Anong si FC? Kung isa yung iba ay napakahirap kahit na gabi,
by talaga umuwi na ng gabi, lalo lahat tayo matraffic, no? Umuwi na ng bahay, wala sa mayroon ng gabi, tulog na lahat, no? Yung mga naiwanan. Pero sana po, sana po may pangatayo lang ang bawat pamilya ay magkasama sa kumain. Sana naman kahit na huwag masawin, mayroon po ako magandang mga pamilya na kahit na yung kanilang mga anak ay mga asawa. Pero pagsabi ng Linggo ng Tanghali, pagdating ng Linggo ng Tanghali, kinakailangan lahat, yung asawa, yung mga anak nila, at yung mga apo nila, doon kakalim sa kanila. Na kaya sama-sama yung buong Linggo ng Tanghali, kahit malamang doon. Kasi, nandun mo idea. Pero sama rin po, huwag natin kalimutan yung sama-sama pagkain. Sama-sama pagkain. Kasi kung doon natin bahagi mo, pangipag-usapan, kasi ito ang kailangan mo sa pagbago kasi na napag-usapan ng isang pamilya. Kaya kung ngayon, nalilin na ngayon kapag may problema ng pamilya, kapag pinakailangan mag-usap, magpapatawag mo ng special meeting. May special meeting ba? Kasi bakit? Na wala na yung family table. Na wala na yung family table. Nasaan yung family table natin? Nasaan yung family table natin? So kaya rin po, kung yung makikita, kung yung tayo ay nag-review collector, tapos, isa ang family table. At least doon tayo na tigisa at aming pinagsasaluwa-saluwa ng ating Panginoon sa Kristo. To the diversity of rights, I am with Pope Francis, one can understand with a conventional and polite ego. One has to give his and life in order to follow him. Hindi rin yung sabihin ng tayo, kinakailangan magbahagi ka rin. Magbahagi ka rin. At isa po yun sa pagkakas sa tinatawag po natin pakigay mo. Kasi you have to give a part of yourself. Maging bahagi ng isang higit ng pagkilos sa masado natin na ang pagkilos natin ay isa pa rin pamilya. Kaya hindi man talong natin kung baka nakakalimutan natin yung kung nawawala ang pagkakas yung family table. Ngayon, hindi lang ba sa family table? We have the open table. When we speak of in adoration, let us kneel. Kinakailangan din natin ng open table. Ano yung tumalang open table? At the open table, we are able to find a room to live out of all to share the praises of Christ with the guidance and examples of saints and brother priests and religious women and men. We learn to contemplate the deeper meaning of our Lord of Father Christ. From our transformation, it will bring out social transformation where the kingdom of God on earth can be realized. Kinakailangan tayo din to open ourselves to change. Social transformation. At ito ay kinakailangan maging open, hindi close. Ito ngayon yung problema na hinaharap na ating lipunan. Lalo talo na patuwag ng drugs. Maliwanag na nagali sa problem ng drugs. Kinakailangan natin ng talagang pagbabaan ang drug addiction. Kasi maliwanag ang maraming hindi mo ay sigila ng drugs. At maaaring iba sa ito ay magbang naramdam yan. Maaaring mabahagi mismo ng inyong pamilya o maaaring yung inyong mga tinuruan. Pero it should be an open table. Hindi na po ito problema ng polis. Ito yung kinakailangan natin pagsabikala. No? Pagsalusalua. Ano yung take natin dito? Paano tayo magtulong? Para maging bahagi ng solusyon sa problema ng drugs. Kasi kung isa na tao, yung human rights, at saka yung law
his followers in Portugal. Pwede si sasabihin ang human rights at ako na tahan-tahan. Pero ang mga kayo, ano ba ba ang mga matigigan ng solusyon? Ang problema sa mga, ikaw tayo. Sabi na natin in adoration, isang pagkakawa natin, patuloy tayo ng dasal. Patuloy tayo ng dasal. But it should be an open table to find more room to give out a call to share. Kasi yung problem na yun, kasi baka sa pag-sumigasin na mabigyan ng solusyon ang problema sa droga, baka lang kasi makita rin kung na kinakailangan naman ito na sa level. Baka mamaya ay wala ng openness. Baka mamaya ay ang idea na lamang ay magpapatay na lang yan. Wala ng room for improvement ito. Patay na eh. Hindi na pwedeng magbago. Patay na eh. Paano ba mababago yun? So, paagirin mo na aming pagkilos na mong kutsin po ay sa anuman ang gawain na hindi kinakailangan ng maging open. At yun, isipin mo sa maraming problema. Ay, hindi lamang po sa libro na namin kinakalabay sa mong pamilya. Walang gusto mag-open. May sasuggest. Sabihin ng mga magulang eh. Hintayin mo kapag ito ay magulang na. Tsaka mo, hindi, nag-open na. Papag-usapan naman. Kung gusto mong magbibigyan ng aking partido sa kung sino lamang ang nasa posisyon, kung ano lang na yung kanilang agenda, hindi lang mga masusunod. Kinakailangan na i-open. Sa pagbibigyan sa ibigay ng aking Panginoon sa Kristo, ay makita po natin na itong social transformation where the kingdom of God can earth and realize, ay maraming pamamaraan. Hindi lang isang pamamaraan. At itong pamamaraan na ginamit niya si Jesus, yung pamamaraan na ipinapamalik na niya sa pamagitan na halin ng banal na yung Pariskiya, ang pagbibigay ng sarili. Hindi yung pag-iipakasarili. But open for a lot of suggestions. Sana po, maging bahagi ko ng pag-ibos natin na yung tunay na pagbabago ay isang pagbabago na open. Kasi ito naman doon po sila eh. Open sa lahat. Open na maging bahagi na bawat isa ay mayroong may tutulong, may tutulong. Hindi naman po sa execution. Lahat tayo ay kasama tayo sa institution. Pero hindi lahat tayo kasama sa planning. So, sabi ko, of course, hindi ka naman pwede lahat kasama sa planning. Kasi kapag nagpapatawin yung lamang mga leaders sa pagpapatawin. Pero kung paano ka pwede pa sa mga, open po sa guest ko. Kapag may nagsuggest, kasama. Maging open tayo po sa suggestion. Pero hindi naman nabaman yung suggestion mong masusunod. Pero at least open. Open tayo. Kasi baka mamaya yung suggestion mo pwede makuha. Makita nila na pwede pala ito. Pwede pala magawa ito. Pwede maging bahagi. At ano maging pala kayo na? Ito pala yung pag-aaring Diyos. Pati mas nahihirap yan. Diyan natin makita na rin. Ito ay pag-aari ng Diyos. Hindi ito nangyari gawa lamang ng isang tao. Hindi gawa lamang ng leader. Makita na ito ay dito ay nakikita natin na ang buong Diyos ay Diyos. Okay, open na ito. One word should suffice is the cross. It's the cross is the word for which God has responded to even in the world. Sometimes it may seem as though God does not react even, as if He is silent. And yet God has spoken, He has replied in His answer, He is the cross of Christ. Kahit na po yung simbahan niya, hindi nagsasalita, there is always an answer. The answer is always the cross. A word of His love, mercy and forgiveness. It also reveals a just
He is guiding us. Ano yung pag-uusta ng Diyos? Ang pag-uusta ng Diyos na din. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. E bago na nakakabi ng lili. Medyo pinipulong mo. Talihan mo. Huwag mong babagayin. Pag-uusta ng bali. Pumulong ng bali. Kasi hindi rin ito sa sarili mo. Eh, Father, baka pumulong ng bali. Ah, assumption. Assumption niya. Medyo bahagi yun. Kaya, makita ko nga rin. Ano yung aming pasigat ng Diyos? Ito yung bahagi ng aming pag-Diyos. Always the answer is the cross. Yung niya sa atin, di ba? Christ is the answer. No, wala. The cross of Christ is the answer. The cross of Christ is the answer. Pero of course, hindi matatapos yun ng walang resurrection. Pero kapag pinag-usapan natin na kung bakit hindi na tayo ipapasalamat sa kung bakit tayo may sumasamba sa atin sa pagkat hindi lamang sa pagkat inilintas na tayo kundi inuturuan tayo ng paumaraan na makita natin ang solusyon sa lingkunan natin ginagalawa at ang solusyon na yan ay walang iba kundi ang solusyon ng kanyang Diyos. Kaya yan po yung sarili natin. Ba't yun ang Diyos? Napakalagi na ibibigay ng mensahe ng Diyos ni Kristo. Ganun ang kanyang pagmamahal sa atin. Mercy, forgiveness, and love. Matasama niya po ako yung grace. Patuloy nating paanyaya, eh palagi kayong mangungunyon, no? Palagi nating sinasabi yan, no? Na tinuturo ninyo sa inyong mga bata, pwede kayong mangungunyon kapag kayo ay dalawa lang ang handa. Ano yung dalawang handa? Ano yung dalawang handa? Para hindi ka makapagungunyon? Ilang ay hindi pwede mangungunyon? Abang may mortal sin, ha? Mortal sin? Mortal sin na nga eh. Hindi nga pwede. Kaya pinagin na nga ng simpahan ng mortal sin. Kung nasa isa tama ng pinyal, hindi nasabi na lang kami kasalanan. Mortal yung pinyal. Kung pwede ka? Mortal sin na nga eh. Original sin na wala na yung sinig niya eh. No, kapag ikaw ay binisita, ay hindi sabi niya, pwede na lang yung mangungunyon. Ano ba yung isa? Kaya lang tayo mo mangungunyon. Ha? Ano? Hindi mo na sin mo. Hindi ka kasali. Ano ba yung sabi niya? Babalik ka lang sa kaywa. Ha? Ay, automatic kapag wala ka ng pinag-usapan natin kayo mga Kristiyano, mga Katoliko, no? Ay, hindi pinag-usapan natin yung mga Kristiyano, mga Katoliko na, no? Ay, nalang ako hindi ka binyana, ay, hindi ka pwede tumanggap ng komunyon. Kayo, bilang Katekista, kayo kayo hindi pwede komunyon. Kapag may kasalanan malaki, ha? Hindi ako mahi. Siyempre, may punta sa hindi ka nakapusal. Kapag nakapusal natin, wala ka ng mortal sin. Ano ba yung isa? Hindi kumain niya? Oo. Yung tinatawag natin, Eucharistic fasting. Oo. Kapag hindi ka nakapag Eucharistic fasting, huwag kang makumunyon. Inamong oras. Hindi bago mag-isa. Kasi, tingnan mo rin, hindi yun ang sabata, bago mag-isa.
misa ng 8:30, napahaba ang sermon ng Father. Nagkukunyon ka na ay nagkukunyon na ay 9:30, ha? Pwede pa. Eh kung maisip ang sermon, pag walang sermon, 8:15 lang tapos na. Hindi ka lang pwede magkukunyon. So, hanggang kailan na kung pwede magkukunyon sa loob ng isang araw? Hanggang dalawa. With different intention. With different intention. Anong ibig sabihin ito? Halimbawa, may kapitbahay na namatay. May misa. May medyo mayaman yung kapitbahay mo, oras-oras may misa. Yung pangalawang misa doon, hindi na pwede. So, isa yung intention eh. Para doon sa kaluluwa. So, hindi ka pwede ano. Kasi isa yung intention ng misa eh. Pero kung halimbawa, yung kapitbahay na namatay ng simbahan tapos may misa sa parokya, nagsimba ka ulit, maliwanag na different intention. Pwede rin naman, halimbawa, yung kapitbahay na namatay, no? Nagpunta ka ron, tapos yung isang mong kaibigan na matay din, marami na mamatay. Nag-isa rin, o, pinagpunta ka rin doon, pwede ka ulit magpunyan doon. Kasi, magkaiba ang aking tension. Yung isa, para kay A, yung isa para kay B. No? Basta different intention. Pwede kayong magpunyan. Hanggang dalawa lang. Kumisip yung nakikita ko. Nagsiserve kasi. Nagsiserve sa apat na misa. Pag-ing ko. Tama. May lahat yung ina. Lahat yung magpunyan na. Okay. Hanggang dalawa lang. Tama na yung dalawa. Wala kang tanong pa sa lahat. Wala kang magpunta ka dito. It's still the same. Lami. At least lang po yun. Review mo yun. Review. So, sa misa, meron ba? Offertory table. Before we receive Christ, mayroong offertory